Kamusta mga kabibip? Kung kayo po ay nakapagpakapit na ng EasyTrip RFID, congratulations po kasi may privilege na kayo na makadaan sa mga RFID lanes na kung saan kusang bumubukas ang barrier kapag dumaan ka dito basta meron kang enough balance. Ang EasyTrip po ay pwedeng magamit sa NLEX, SETEX, Cavitex, Calax at C5Blink. Make sure lang po na bago kayo pumasok sa mga RFID lanes, meron kayong enough balance. Kasi syempre, kapag kulang yan, hindi bubukas ang barrier. At kapag nangyari yon, pwede po kayong mahuli at matikitan ng obstruction. 1,000 po ang multa nun, kukunin ang lisensya ninyo, tutubusin sa LTO Central Office sa may ISAB, at posible din na may kasama itong seminar. Kaya kung ayaw niyo pong mangyari ito, make sure na lagi niyong i-check ang inyong balance. Pero paano nga bang mag-check ng EasyTrip RFID balance? Meron pong dalawang napakadaling paraan para magawa ito. Unang-una po ay pwede kayong pumunta sa link na ito. Ipapost ko na lang yan sa comment at description. Pag okay na, ilagay niyo lang po yung account number ninyo na makikita sa harapan ng EasyTrip RFID card ninyo. After po nun, kusa na pong lalabas yung current balance ninyo. So, ang dali lang, di ba? Ang isa pang way ay i-download ang kanilang mobile app. Available po ito sa Google Play at App Store. Kaya ibig sabihin, Android or iPhone user ka man, walang problema. Pagka-download, may option po kayo kung gusto ninyong mag-login gamit ang inyong Facebook account or mag-register gamit ang inyong email address. Kapag gusto ninyong mag-register, click nyo lang yung sign up now. And then fill upan lang yung mga information na to. After po nyan, may marireceive kayo na email verification. And then click nyo lang po yan. Pero kung gusto ninyo ng mabilisan, mag-login na lang kayo gamit ang inyong Facebook account. Kasi wala ng registration na mangyayari nun. Automatic, mapupunta na agad kayo sa loob ng EasyTrip mobile app. Okay, pag nasa loob na kayo, i-click nyo lang itong Add Vehicle at fill upan ang mga kailangan na information. Kagaya ng vehicle name, vehicle model, color, plate number, at yung account number. Pwede rin kayong mag-upload ng picture kung gusto ninyo. Pag okay na, isave nyo lang po. After po nyan, automatic, lalabas na po yan sa app ninyo. And then finally, click nyo lang yung vehicle na inadd ninyo. So yan na po, makikita na agad yung current balance ninyo, pati yung mga transactions na ginawa ninyo. Kagaya ko, 3 beses ko na siyang nagamit. So ganyan lang po kadali mag-check ng balance sa EasyTrip. Kayo na po ang bahalang mamili kung ano ang mas prefer ninyo sa dalawa. Kung sakali po na may iba pa kayong concern, tumawag lang kayo sa hotline number ng EasyTrip, 02-8555-7575. Okay, hanggang dito na lang po muna. Sana may tuturuan kayo sa video na to. Huwag nyo kalimutang i-like at i-share to at i-follow rin ako sa FB page ko. Until next time mga kabib, magabang lang at mag-subscribe.